Welcome back again sa aking YouTube channel, mga ka-Phantom. At ilang araw din tayong hindi nakapag-video dahil na-busy tayo sa aking farm. Inuno muna natin yung priority natin. So nagtanim tayo ng mais. At dire-diretso kasi yung nangyari. At ngayong araw, bibili muna tayo ng herbicide para sa damo ng aking mais. At nag-spray kasi ako last week. Kaso nga lang, hindi masyadong tumalab ang ni-spray nating herbicide. So, bibili ulit tayo ng bago. At pag-uusapan natin ngayon ang mga nagustuhan ko dito sa Sniper 155. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos. So bago natin pag-uusapan ang nagustuhan natin sa ating Sniper 155 ay mag-withdraw muna tayo sa video. Alright mga ka-Phantom, ngayon lang ulit natin gagawin ito. Sasabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan natin dito sa ating Sniper 155 para malaman din ng mga iba yung pagkakaparehas ng sasabihin ko sa nagustuhan din nila. Kapag ka bumili ka kasi ng bagong motor, syempre papakiramdamin mo muna, alamin mo yung impression mo sa motor na yon. Syempre yung motor natin magkatatlong taon na ito sa December. Ito talaga yung nagustuhan natin sa kanya. Unang-una, yung design kasi ng motor natin sobrang maporma. So magtatatlong taon na yung motor natin pero madami pa rin mga napapalingon sa kanya, lalong-lalo na yung mga naka Honda Click, naka XRM, yung mga motor na yan, napapalingon talaga sa looks ng ating Sniper. At hindi naman natin may kakaila yun mga ka-Phantom kasi syempre yung design talaga, dinesign talaga na maporma yung ating Sniper. Siyempre, yung pangalawa na nagustuhan natin sa kanya, every time na nagkakambyo tayo, nagpapalit tayo ng gear, napaka-smooth hanggang sa clutch. Yung clutch cable natin hanggang ngayon, hindi pa ako nagpapalit pero napaka-swabe talaga. Kapag ginagamit natin yung ating clutch, hindi talaga tulad ng ibang underbone na matigas. Ito kasi, napaka-smooth lang. Tsaka, yun nga, kapag ginagamit natin every time na nagkakambyo tayo, hindi masakit sa kamay. Para bang may malambot na foam yung hinahawakan yung aking kamay kapag nagka-clutch tayo. So, hindi ko ba alam kung bakit habang tumatagal, mas lalong na-appreciate ko yung kagandahan ng ating Sniper. Nandito na pala tayo ngayon sa may Magno. Papuntang Buntun tong daanan na to. Kung familiar kayo dito, dito kasi yung bilihan ng mga farm supply. So dito ako bumili ng sprayer nung nakaraang linggo. Kaya dito ulit ako bibili ng gamot. So ito, bili muna tayo ng gamot dito. Ayun, kasha. So, ito. So, bili muna tayo, mga ka-Phantom. At nakabili na tayo ng herbicide. So, bali yung nabili pala natin, ito yung clear out na herbicide. So, bali ganito yung itsura niya. So, kung familiar kayo dito sa binili ko sa mga nagmamais, so paki-comment naman kung ano yung ginagamit yung herbicide para sa inyong mais kasi yung aking mais kasi nakapag-spray na ako 5 araw. So parang walang nangyari. Kaya uulitin ko yung application. So mag-spray ulit ako. So ayun mga Phantom, pinakita ko lang yung ano, yung ginagamit pala natin na herbicide. At hindi naman to related dito sa ating video ngayon kasi bumili lang ako. At ayun, nag-vlog lang tayo pumunta bumili ng herbicide. So ayun, pangatlong nagustuhan natin dito sa ating motor pagdating sa kanyang fuel consumption. So alam naman natin kapag ganitong nasa 150cc category ay alam natin na magastos pagdating sa fuel consumption. Pero alam nyo ba yung napansin natin dito sa ating Sniper, consistent yung pagiging matipid niya simula nung una na
nai-release siya sa kasa, hanggang ngayon walang nagbago. Actually, hindi pa nga ito natutune up hanggang ngayon eh. Pati yung mga throttle body cleaning, wala, hindi pa tayo nagpapagawa ng ganyan kasi mahalaga naman tayo. Ang napalitan lang talaga natin dito, yung pambansang sakit niya ay yung throttle cable at yung kanyang air filter. So far ngayon, stable naman yung performance niya. Hindi naman nagbabago, ganun pa rin. Kaya yun yung isa sa nagustuhan natin sa kanya, yung pagiging matipid niya sa gasolina. Kaya dapat kapag takbong pogi lang, yung talagang kahit 60 to 80 makakarating naman kayo sa inyong pupuntahan, ganun na lang, wag nyo nang biritin pa. Pero kapag gusto nyo namang makipagsabayan sa mga nangangarera sa daan, basta make sure na lagi nyong tatandaan yung inyong safety. Kasi syempre mayroon pa kayong uwian na pamilya nyo. Yung pangabat na nagustuhan natin sa kanya, pagdating sa kanyang body position o driving comfort. Kasi madami akong naida-drive na mga underbone. Kaso yung bumibigay talaga sa akin, itong aking tagiliran at minsan itong aking kamay, itong aking muscle sa kamay. Yan yung mga nangangalay sa akin kapag first time akong gumamit ng bagong motor na underbone. So hindi naman big deal na yung sakit na talagang hindi ka na makakatrabaho. Talagang normal na siguro yan kapag may mahawakan kayong bagong motor. Pero iba kasi talaga yung naibibigay nitong sniper sa atin nung first time natin siyang na-drive. Parang walang nangyari, parang umupo lang tayo na nagmaneho. Tapos pagbaba natin, wala nga talaga yung parang pagbabago na sumakit yung likod ko, sumakit yung kanang balikat ko. Ayos na ayos, yung talagang relax na relax ka talaga. Yung talagang parang kang umupo lang ng ilang minuto tapos tumayo ka na, walang nangyayari. Ganun siya kaganda. Aminin nyo man sa mga naka-sniper ngayon. Pero yung mga iba kasi, para sabi nila, mas nagiging relax sila, gumagamit sila ng shifter. So ako kasi, hindi kasi ako komportable sa parang naiipit yung muscle ng aking paa kapag nagmamaneho ako. Kaya hanggang ngayon, yung stock pa rin na apakan yung nandito sa motor ko ngayon. Madaming nagsasabi na mag-upgrade na daw ako ng RCB na shifter. May mga iba pa nga gustong ipahiram yung kanilang RCB daw na shifter para matry ko din. Pero siguro hindi pa ito yung tamang panahon para maglagay ako ng ganun dito sa ating motor sa ngayon. Kasi nandito kasi talaga yung hinahanap ko eh. Ang hinahanap ko kasi is yung comfortability. Talagang marirelax talaga ako kapag nagmaneho ako. Ayoko kasi yung parang dahil lang sa forma ipagpapalit ko yung taginhawaan sa aking pagmamaneho. Madaming nagsasabi na maganda daw yung shifter kapag naka-shifter ka. Pero madami ring nagsasabi na nakakangawit daw pagdating sa malayong biyahe. Hindi daw nagiging maganda yung kanilang na-experience. Kaya syempre, ako naman talaga, inaanap ko talaga yung marirelax talaga ako. Ayaw ko talaga yung parang dahil lang sa forma magpapalit ako. So yung panglima natin mga ka-Phantom. So, bali yung ating Sniper 155. Dito sa Tugigaraw, kahit saang shop dito, may mga pyesa na yung ating motor. So unlike sa ibang motor na yung mga bagong release ngayon na 150cc category, wala pang pyesa. So online sila bumibili o kaya sa mga kasa. Siyempre alam naman natin hassle yan kapag bibili tayo ng pyesa. Siyempre kung yung nasa mas malapit sa atin, doon na yung pupunta natin. Unlike sa ibang motor na hassle sa kanila, maghahanap sila sa iba't ibang motor shop. So sa atin, hindi na tayo mahirapan. Mapunta ka man sa saang lugar,
Pero siguro sa mga ibang ano din, ibang shop, limited lang siguro yung parts na meron sa kanya, pero iba kasi talaga eh kapag pupunta ako sa mga motor parts. Makikita ko talaga may mga pyesa ng Yamaha, lahat ng ano ng shop na pinupuntahan natin, madaming nagpapagawa ng ano ng Sniper, pero sa akin naman pinipili ko lang kasi talaga yung gumagawa dito sa ating motor. Ilan pa lang yung gumagawa dito sa ating motor. So, sa wiring ng ating motor, ang gumawa dito si Boss RK. So, from Enrile, pinunta natin yung ating motor doon. At nung nagka-problema sa cam bearing yung ating motor, pinunta naman natin sa City of Ilagan sa Isabela kay Renzon Hernandez. So, ayan, shout out sa mga idol nating magagaling mag-mekaniko, at sila lang talaga yung pinagkakatiwalaan ko pagdating sa aking makina. So siguro kapag tumagal-tagal pa, marating natin yung 50k odo kapag nagpalit tayo ng fuel filter at air filter. Siguro isabay ko na rin siguro yung pagpapa FI cleaning natin dito sa ating motor. Syempre may katagalan na rin yun kapag umabot ng 50,000 odo. Kaya sa mga nagbabalak bumili ng Sniper, manood lang kayo sa aking video, siguradong madami kayong matututunan. At hindi lang basta forma yung maibibigay sa inyo ng ang motor na ito, kasi talaga pagdating sa driving comfortability nyo eh talagang 100% na ma-assure ko sa inyo na hindi sayang yung motor na binili nyo. So yun mga ka-Phantom, sana nagustuhan nyo yung ating video, at next na video natin, sana abangan nyo, kasi hindi ko alam kung ano yung isusunod nating video, kasi madami kasi talaga akong pending ngayon na video sa ngayon. Kaso nga lang hindi ko pa na-edit kasi gawa nga dito sa aking farm. Uunahin natin itong ano muna natin, itong farm natin bago yung ating video, kasi syempre lumalaki at lumalaki na kasi yung mais ko, at kailangan niya kasi talaga ng malinis na kapaligiran, kasi kapag madumi kasi talaga yung ano yung mismong mais, mahirap siyang lumaki. Parang alam niyo yun, nagiging bansot. Syempre parang lang din sa ano yan, sa tao, kapag hindi kompleto yung vitamins o yung kinakain niya eh, hindi siya ganun ka healthy, di ba? So, ayan, kaya bumili tayo ng herbicide para mag-spray ulit tayo. So, ayan mga ka-Phantom, salamat sa inyong panonood, and God bless sa inyong lahat.